mga kwento ni Felmo. Narinig niyo ba yon? Nagtanungan sila. Para umanong hinahabol ang babae nun. Pabalik-balik, umiiyak at humihingi ng saklolo sa bahay ng matanda. Bagamat katakatakang hindi ito pinapansin ng matanda, ay tila ba nag-aalala sila lalo na yung tunog ng pagmamakaawa. Nalimutan nila ang paalala ni Aling Loida na huwag bubuksan ang bintana nun. Unang tumayo si nanay at sinabihan sila tatay na kailangan ng babae ng tulong. Binuksan nito ang bintana at sa may baba, sa labas ng tarangkahan o lote ni Aling Loida, ay merong nakatayong babae. Napakaputi umano nito na parang diwata. Nakatitig sa kanila na tila nagmamakaawa nun. Tulungan natin, sabi ni nanay. Mabilisan lang naman umano ang babae nila. Pagkabukas ng pintuan ay papasukin lamang nila yung babae at ayon ay magiging ligtas na ito. Kabado man si Remara ay wala itong nagawa kundi samahan si tatay na tulungan ng babaeng yon. Tatakbo na sana sila pababa ng hagdan nang bigla na lamang silang napahinto. Paano ba naman? Sa ibaba ng hagdanan ay merong nakatayong malaking asong nagtatayuan ang mga manipis na balahibo. Nakatitig ito sa kanila. Umaangil. Napamura sila tatay noon. Paanong may nakapasok na ganoong nilalang sa loob ng bahay? Sa pagkakaalam kasi nila ay wala namang aso noon sa loob. At kung meron man ay paniguradong makikita dapat nila ito kaagad dahil sobrang laki nito. Nang magsimula na itong humakbang pataas sa may hagdan na tila ba lalamutakin sila. Doon nila napagtanto na hindi ito pangkaraniwang aso. Kaya naman bago pa ito tumakbo ay inunahan na nila itong tumakbong papasok sa mismong loob ng kwarto nila. At kinandado ang pintuan nun. May nakapasok ata na aswang ah. Narinig nila ang pag-akyat nito sa may itaas at huminto mismo sa pintuan ng kanilang kwarto. At doon ay nakarinig sila ng mga kalmot at kaluskos sa mismong pintuan at pader ng kwarto kung saan sila nalalagi. Nagkatahimikan silang lahat nun. Ano ang gagawin nila? Kung tatalon ba sila sa may bintana o ano? Kung nasaan nga ba talaga si Aling Loida nun? Kung inatake ba ito ng aswang sa may ibaba? Anong nangyari sa kanya? Maya-maya pa ay bumigat ang kaluskusan sa may pinto ng kwarto nun. Nagsisisigaw na si Remar at tinatawag na ata umano ang lahat ng santo. Gusto na umanong tuwalon ni Remar noon pero bigla na lamang nagkaroon ng kaluskusan sa mismong bintana kung nasaan sila. Takot na sila noong mga panahon na yon. Pilit tinatakpan ni tatay ang bibig ni Remar na walang tigil sa pagngawa sa mga salitang hindi na nga nila maintindihan kung nagdadasal ba o kung ano. Maya-maya, habang patuloy ang malakas na kaluskusan sa may pintuang yon, ay bigla na lamang silang nakarinig ng sigaw mula sa labas ng bintana. Yun yung babae. Sumisigaw ito na, "Tumalon kayo. Sumampa kayo sa may tabing at pumadaustos nun." Doon na sila naglakas loob na buksan ng bintana nun at nakita nila ang babaeng nakatayo pa rin sa labas ng lote. Sinasabihan sila na bumaba. Tinuro ang tabing na pwede nilang talunan mula sa bintanang yon at pumadaustos na lamang sila pababa ng lupa. Bagamat siksik na siksik ang bintanang ito gaya ng pagkakasabi ko, kung pipilitin,
magagawa nilang magkasya doon. Gagawin na sana nila yon nang bigla na lamang napatitig ang babae mula sa pintuan ng bahay. At pagkatapos noon ay napaatras ito. Hindi man nila kita mula sa itaas pero narinig nila ang boses ni Aling Lloyda na sinisigawan ng babae. Umalis kayo dito. Lumayas kayo dito. Akin na mga ito. Huwag niyong papakialaman ng mga ito. Doon na pagtanto ng mga magulang ko na hindi din normal na tao ang babaeng yon. Dahil pagkatapos ng sigaw ni Aling Lloyda, ay bigla na lamang tumingala itong babae at tumitig sa kanila. Sa mga oras na yon ay nangungulubot na ang mukha nito. Nangingitim na namumula ang balat, samantalang ang mga mata nito ay hindi mo maintindihan kung nangingitim o namumula. Sumigaw si Aling Lloyda sa kanila. Isara niyo ang bintana. Ikandado niyo. Pero bago pa man nila gawin yon, ay bigla na lamang humiyaw ang babaeng nasa labas ng lote sa ibaba. At walang ano-ano ay bumulusok ito pa itaas. At pagkakuway, tila ba naging isa itong malaking paniki palapit sa bintanang yon. Napaatras silang lahat noon nang tumambad itong nagpapagaspas ng pakpak niya sa harapan nila mismo. Mukha pa rin itong tao na may buhok na mas nakakatakot nga lang ang mga mata at bibig. Pero ang balikat nito ay may malapaniking pakpak. Sigawan, hiyawan. Hindi nila malaman ang gagawin pero hanggang doon lamang ang lumilipad na nilalang na yon. Alam mo sir, kung tingnan naman nila kahit sa liit ng bintana ay tila ba magagawa nitong pagkasyahin ng sarili sa may bintanang yon. Pero nagdadalawang isip ito. Siguro ay dahil sa kung ano man ang telang itim na pinatali ni Aling Lloyda sa kanila. Malamang sa malamang, panlaban yon sa aswang. Pilit umanong pinapasok ng nilalang ang ulo nito sa bintana. Samantalang ang bibig nito ay lumalabas ang mahabang dilang walang tigil sa paglabas ng malapot na laway. Tumigil lamang ito sa pagwawala nang bigla na lamang kumalampag ang pintuan ng kwarto nila. As in na pahinto lahat. Ang nilalang, silang tatlo. Maya-maya pa ay natanggal itong lock na to na para bang may nagbukas noon. Bumukas ang ilaw sa hallway. Narinig nila ang boses ni Aling Lloyda na tinatawag sila. Ibig bang sabihin noon ay wala na yung aso sa loob ng bahay na pwede na silang lumabas. Pagkapasok ni Aling Lloyda dala ang susi, ay umatras ang lumilipad na nilalang mula sa bintana. At habang papalapit sa kanya ang matanda, ay sumisigaw ito ng, "Tatandaan ko yung mukha mong hayop ka. Ikaw ang uunahin kong patay, gutom kang aswang ka." Sabay sinara na niya ang bintana noon. Tumingin sa kanila si Aling Lloyda at sinabing, "Namatay na yung siganyong goma, kaya nagagawa na nilang bumisita noon." At ito pa, Sir Seth. Tumingala si Aling Lloyda sa may bubungan. Nagparinig ito nang umalis na kayo. Gising na ako. Bigla umanong may nagkalasang mga yabag mula sa bubong na tila ba maraming mga taong naroroon. Grabe ang pawis nila nanay. Si Remar ay akala mo umano, ginahasa ng may masmasan. Matapos ang purong katahimikan ay sinabihan sila ni Aling Lloyda na manatili na lamang sa loob ng kwarto. At sa huling pagkakataon ay wag na wag nilang bubuksan ang bintana noon. Dahil kapag naulit pa ang senaryo noong gabing yon, ay hahayaan na lamang niyang lapain ang mga ito ng mga nilalang na yon. Sabay sinara na ng matanda ang pintuan. Wag na umano silang mag-alala.
dahil hanggat tahimik sila ay hindi na pansamantalang babalik ang mga yon. Pero dahil nga sa hindi mapakali ang tatlo, ay nagpa siya silang bumaba na lamang. Doon sila na malagi sa may kusina. Pinagtimpla sila ni Aling Lloyda ng tsokolate at habang nag-iinom sila, pinagkwento nila si Aling Lloyda sa kung bakit merong ganun sa lugar nila. Ayon sa kwento ng matanda, bata pa lamang umano siya ay laganap na ang ganitong mga aswang sa lugar. Sa totoo lamang ay maraming nakakaalam patungkol dito kaya naman, nagtataka si Aling Lloyda noon kung bakit hindi alam ng mga magulang ko ang panganib ng lugar kapag walang mga pasahero na pumupunta sa pier. Dati umano ay tahimik na komunidad ang lugar. Maraming mga nakatirang normal na tao. Pero nang magkaroon ng hawaan noon ay unti-unti nang dumami ang mga ganong nilalang sa lugar. At ang malala, sila-sila pa mismo ang nag-aaway sa kadahilan ng bihira lamang silang makapangbiktima ng mga tao noon. Sa katunayan, kung tatahakin pa umano ang isang maliit na daanan na lakaran na palayo na sa pantalan, ay merong isang baryo doon kung saan magkakamag-anak ang mga aswang. Ang ibang mga tao na doon dapat nakatira dati ay nagsilikas noon. At nagsilipat na rin ng iba't ibang lugar dahil sa takot na mahawaan. Ang iba namang mga matatapang ay nanatili doon. May mga pangontra sa kanika nilang bahay. Ang nakakamangha lamang umano sa mga nilalang na ito o mga angkan na may mga dugo na nahawaan ng pag-aaswang ay hindi sila nang bibiktima sa mismong lugar kung nasaan sila. Pero syempre, bawal ka ding magpalipas ng gabi. Kaya naman nanatili umanong ligtas ang mga nakatira doon kahit papano. Kapag umano dadating na ang barko at paparating na rin ang mga normal na tao sa lugar, magiging kapansin-pansin umano ang biglang pagbabago ng pantalan at pier na parang walang tinatagong sikreto. Parang maayos ang lahat at walang nangyayaring hindi maganda sa lugar. Magtiis-tiis na lamang umano sila nanay kung talagang ang habol nila ay ang sumakay papunta sa kabilang isla. Wala din naman umano silang magagawa sa pagkakataon na yon sa kadahilan ng mahihirapan na silang makauwi. Pwede naman umano silang umalis kinabukasan o kapag maliwanag na pero hindi sila makakasigurado na hindi sila masusundan ng mga nilalang na yon. Malawak din ang isla kung saan sila naroroon. Kaya matatagalan din sila bago makarating sa kabilang pier. Inabutan na sila ng liwanag sa pakikipag-usap noon. Tumilaok ng manok. Isang araw na lamang, makakalarga na sila. Kailangan nilang isiping mabuti ang desisyon nila. Wala mang tulog. Noong araw na yun ay umidlip lamang sila ng konti at noong tanghaling tapat, kung saan mataas at tirik ang araw, ay nagpaalam sila kay Aling Lloyda. Ang balak ng mga ito ay pumunta ng bayan noon. Mga isang oras din kung makikisakay sila sa kalsadang nasa labas ng pier. Ang naisip nila tatay noon ay mamili ng mga pangontra sa aswang. Itatago at ilalagay nila ito sa mga bitbiti nila at itatabi sa kanilang higaan. Napansin kasi nila tatay na walang gaanong mga rekado sa kusina ni Aling Lloyda. Walang bawang, luya o maging asin ay kokonti na lamang. Parang sapat lamang sa bawat lutuin at bawat bisita ang meron siyang mga rekados nun. Kaya naman bumili sila ng maraming bawang, luya at asin. Hindi din naiiba noon ang mga patalim na gawa sa may tanso na sinasabi din umano na panlaban sa mga aswang. Habang namimili sila ng patalim na yon, parang biniro pa sila ng tendero ng patalim na parang pupunta sila sa giyera sa mga aswang. Doon ay sinabi ng mga magulang ko na, oo, gawa ng mananatili sila sa pier at nakaranas nga sila ng mga aswang doon.
Doon na nagbago ang mukha ng nakangiting tendero. Mula sa pagngiti ay kumunot ito. At nasabi nga niyang bakit doon sila namalagi. Alam mo man o halos ng taga roon kung anong meron sa pier na yon. Kaya naman kung meron mang mga manunuluyan sa bahay paupahan, ay ilang oras lamang ang nilalagi bago dumaong o dumating ang barko para umalis. Walang nagpapagabi sa pier o sa pantalan na ito. Kinausap pa sila ng tindero na huwag na munang bumalik at ipagpabukas na lamang ang pagpunta. Yun nga lang, naroroon ang gamit nila nanay. At isa pa, kahit na nagtitinda ng patalim pangontra masasamang nila lang ang tindero sa bayan, ay wala na silang tiwala sa mga tao sa paligid nila doon, sa isla na yon. At ang tanging mapagkakatiwalaan na lamang nila, si Aling Loida. Napatayo pa umano ang matandang nagpakilalang Elmer at pinilit silang pigilan pero parang natakot silang lalo dahilan para magmadali na lamang silang umalis nun at bumalik sa kanilang tinutuluyan. Pagkarating nila sa kanilang tinutuluyan, wala si Aling Loida. Kaya naman umakyat na sila para itabi ang kanilang mga pinamili. Saglit na nagmamadaling maligo sa palikuran kung saan may poso, gawa ng takot silang maabutan ng hapon. Alam niyo naman yung nangyari, di ba? Nagdasal sila noon na sana ay hindi na nila maranasan pa mga bagay na nangyari noong nakaraan at nawa ay patnubayan sila at panatilihing ligtas. Ipinangako pa nga umano ni tatay sa sarili na kapag makaalis sila ng ligtas sa lugar na yon, ay babawasan na niya ang pag-alis-alis. Kahit hindi na umano sila magtagal sa kabilang isla ng Central Visayas, basta makalusot lamang sila ng ligtas, ayos na. Maya-maya pa ay dumating si Aling Loida. Meron itong kasamang dalawang lalaki at isang babae. Pinakilala niyang isa bilang ang kanyang asawa at ang isang babae naman ay ang kanyang pinsan at asawa naman ito ang isa pang lalaki. Ngiting-ngiti umano ang mga ito. Anya ni Aling Loida ay magpapabukas din kasi sila sa kabilang isla at sasakay din umano sila sa barko. Mas maiging naroroon ang mga ito para na rin mas mapanatag umano ang loob nila nanay na meron silang kasama noon. Nanatili sila sa loob. Dala na rin siguro ng pagod at antok. Nakatulog sila. Baka siguro bandang alas 4 o pasado nang makarinig sila ng mga pukpok sa labas. Nang silipin nila ay hindi na nila mabuksan ang bintana noon. Dali-dali naman silang bumaba at nakita nilang sinasaraduhang maigi ng dalawang lalaking kasama ni Aling Loida ang mga bintana sa may taas. Pagkatapos at pagkababa nila ay nagyaya ang mga ito na magmeryenda. Ayon sa kanila, maigi na umanong maisara yon at mapakuan para makasiguradong walang makakapasok. Ganun talaga umano ang mga aswang sa lugar na yon. Kapag nagkakaroon ng pagkakataon na makapangbiktima, hindi lamang nila kukunin ang pagkakataon na yon. Mag-aagawan pa ang mga ito. Alam na alam umano nila na nag-aagawan ng mga aswang sa parte na yon. Nag-aaway, nag-uunahan sa biktima. Kaya ang kinakalabasan, nag-aaway sa isa't isa. Hindi katulad ng ibang mga aswang na gumagawa pa ng pugad para lamang makapangbiktima ng magkakasama at nagtutulungan. Noong gabi na yon, sinabihan sila ni Aling Loida na maghapunan na. Maagang maghapunan, nang maagang makapagpahinga. Sila-sila lamang ang kumakain. Wala si Aling Loida at ang mga kaanak niya. Nasa kwarto siguro sa unang palapag. Ayon kila nanay, napakatahimik ng gabi na yon. Walang gulo, walang ingay na mga kung ano o sinong nilalang sa may labas. Pero ewan, ayon sa kanilang tatlo ay
kahit na nakakaramdam sila ng katahimikan sa loob. Alam mo yung andun ang pakaramdam na hindi sila ligtas. Maya-maya pa, andun na. Umalingasaw ang malansang amoy. Kasabay noon ay mga yabag sa hagdan pataas. May naririnig silang papalapit noon. Kumatok. Boses ni Aling Loida. Sasagot sana si Remar noon pero pinigilan siya nila tatay. Hindi nila maintindihan pero para bang may naguudyok sa kanila na huwag sumagot. Tulog na kayo? Tanong niya. Hindi pa rin sila sumagot. Dahan-dahan, narinig ulit nila ang yabag na palayunon at pababa sa may hagdan. At doon ay nawala ang hindi kaaya-ayang amoy. Doon sila nagkatinginan. Bagamat imposible o hindi nila naisip kaagad pero sabay silang napatanong kung paano. Paano kung hindi pa man sila nakakatapos sa pagsasalita nun, ay bigla na lamang natanggal ang pagkakandado ng pintuan ng kwarto nila. Pagkabukas, dalawang lalaki ang tumampad sa kanila nun. Nagulat sila at nagulat din ang dalawang lalaking ito na merong dalang mga pamalo. Nakakatakot ang itsura nila. Nagsisitulisan ng maliliit na ipin. Sa tagal nilang nagkakatitigan, ay doon nila napagtanto na ang dalawang lalaki ay ang asawa. Asawa ng pinsan ni Aling Loida. At ang mismong asawa din niya. Umatras sa mga ito. Sabay lingon sa may hagdan. Loida, akala ko ba tulog na ang mga to? Bakit gising sila? Narinig nila ang pagmumura ng matanda kasabay ng tatlong hakbang. At sa ikatlong hakbang ay biglang lumitaw si Aling Loida at ang kasama niyang babaeng pinakilala niyang pinsan noon. Ibang-iba na ang kanyuan ng mga ito. Bagamat may pagkatao pa rin ang itsura, ay may sa aso o baboy ang makikitaan sa kanila noon. Kumpirmado. Ultimong si Aling Loida. Aswang din. Isa sa mga aswang na nakikipag-agawan sa ibang aswang. Agad na kinuha ni tatay ang patalim na nabili at ang mga naitabi nilang mga asin, bawang at luya. Hindi makalapit ang apat sa kanila noon. Sigaw ng sigaw si nanay. Kahit na nanginginig si tatay ay itinutok niya ang nabaling patalim. Samantalang si Remar ay tiniis ang lasa ng bawang noon. Mabalatan lamang at madurog ito sa mga ipin niya. Kanya-kanya silang bulsa ng luya. Hindi katulad ng naunang inkwentro nila sa mga aswang. Tila may pagkatao pa ang anyo ng mga ito. Maliban kay Aling Loida na may pagkakataong napapatingin sila gawa ng nagiging aso tapos babalik na naman sa tao ang matandang yon. Nagmumura na rin sila tatay nun na wag na wag susubukang lumapit na mga ito sa kanila dahil hindi sila magdadalawang isip na taraki ng mga yon. Nagsusubok pang isa na paluin sila tatay pero sa tuwing mag-aakmang babato sila ng asin ay hindi natutuloy na lumapit ang mga yon. Akala nila, katapusan na nila noon. Mabuti na lamang at wala silang tigil sa pagsigaw. Dahil Sir Seth, isang milagro ang nangyari pagkatapos noon. Nakarinig sila ng sigawan ng mga tao mula sa labas. Pagkatapos noon ay may sumunod na tunog ng isang sasakyan. Talagang sinira ng mga tao ang tarangkahan at pumasok sa loob ng bahay.
Sila Aling Lloyda ay tila nagulat na mayroong mga tao ng mga oras na yon. Tumakbo sila pababa. Wala din naman silang madaan ang bintana sa may taas dahil nga nakapako lahat yon. Pagkababa ay nagkagulo lamang saglit. Pagkatapos ay umakyat na sa taas ang mga taong may dalang apoy. May dalang mga itak. Sa una nila ay yung lalaking tendero na si Elmer nun. Yung binilan nila ng patalim na tanso. Ayon naman dito sa tendero, hindi umano siya mapakali sa pagbalik nila nanay sa lugar. Dahil sa pagkakaalam nila, halos lahat ng mga nakatira dito sa pier ay mga aswang. Kaya imposibleng may taong magpapatuloy sa kanila noon. Napansin rin pala ito nang binilhan nila ng bawang at asin. Kaya naman yung mga tao ay nag-usap-usap sa palengke noon para sana tulungan sila. Kanina pa raw sila paikot-ikot sa lugar at tila tahimik ang paligid noon. Pabalik-balik sila sa mga kalsada at daanan para lamang mahanap ang mga magulang ko at si Remar. Hanggang sa noong gabi nga din na yon, ay narinig nila ang sigawan nila nanay at tatay at ni Remar. Ayon pa sa kanila, noong papasok na sila sa bahay, ay meron tumalon sa mula sa may hagdanan noon. Isang asong maliksing lumabas ng bahay. At ang tatlong tao naman ay tumakbo papasok sa kwarto gawa ng nahaharangan na ng mga tao ang pintuan noon. At nang habulin nila ito sa kwarto na yun ay lumusot ito sa bintana. Ibinalik ang mga magulang ko sa bayan at yung truck na pagmamay-ari ng amo ng manugang ng tindero ang dinala doon para mapabilis ang pagresponde nila. Laking pasasalamat nila nanay, tatay at Remar sa mga tao doon sa bayan. Pinatuloy sila doon at kinaumagahan nga ay diretso na silang bumalik para sumakay sa pier. Nakalipat naman sila sa kabilang isla pero nang makauwi na sila sa kanilang bahay, umabot pa ng ilang taon bago sila nagsimulang maglagalag ulit. Maraming salamat mga kagiliw. Madako naman tayo sa shout out request. Sorry po sa mga bali sa Friday na ako mag-shout out ng mga member natin, yung ibang shout out. Unahin natin 'to yung mga nag-message muna sa atin ngayong Wednesday. Ginabi kasi tayo ng pagre-record eh. So ayun. Shout out po, papagreet lang po ako ng happy birthday. Wish ko sana ay dumami ang subscriber nyo and sana balang araw magkaroon ka ng meet and greet sa aming mga kagiliw tapos live narration. Thank you from Manel Aputen. Thank you ma'am. Happy happy birthday. Marts D. Fernandez, di kompletong gabi namin ang hindi pinapakinggan. Soon I will share my own story. Pa-shout out ang aking pinakamamahal na inan si Mama Dong. Hello. Shout out po from AJ Balmes. Hey, magandang gabi sir. Pa-shoutout naman po kami dito sa Chong Eatery. Dito sa Iloilo. Araw-araw kami nakikinig sa inyo habang nagluluto. Pare Joey Cook, Neneng Dishwasher, Rachel Waitress, at sa boss ko na sina Ray, Ronnie, Maribek, Nilo, and sa family, Dikila, Cordero Family. Hindi po kompleto yung araw namin na hindi nakikinig sa mga sa napaganda ng boses mo. Ang anak ko na lalaki na 8 years old na rin hindi makatulog na hindi nakinig sa story mo sir, from Regina Rivera. Thank you po. Sir, happy pabati po ng birthday ko. Today, July 19, Brilliant Enriquez. Happy, happy birthday. Good evening sir, sa at pa-shoutout from Iloilo. I really admire your pogi voice. And anyway, everyday po akong nag-aabang ng mga new upload nyo. Avid listener from day one. Pampatulog ko po yung mga aswang stories nyo. Ngayon lang nagka-time mag-message. Really love the story o bakod ni Lola. Pag-ibig sa maling laya at hindi tawang stalker ko. Thank you and God bless. From Joanne Pauline A. Pelayo. Thank you. Ayun mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Bukas po ulit.